taong ito'y sinabi ng Panginoon ay nagkatotoo ito at na itala sa kasaysayan at ang mga ang buong Israel, ang Northern and Southern Kingdom, sila ay napatakos sa Babylonia for 70 years sila doon at dumating ang panahon na may isang hari na nagbigay ng kautusan na sila'y muling mabalik at natupad ang propesya ng Panginoon. Kaya nga, makikita natin ang kaibahan ng ating Diyos kapagkat ang salita ng ating Diyos ay totoo at hindi magkakabisala. Ang Diyos ay hindi magsisinungaling. Sa theological significance, sa Christological, makapansin natin doon sa talatang 7 at hanggang 8 ang isang prinsipyo ng pagliligtas. At ito po'y anino at ang kinutuparan nito ay ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan ay kinailangan siya'y magkatawang tao at sa kanyang pagkatawang tao na yon ay naging kamag-anak siya ng sangkatauhan. Naging bahagi siya ng sangkatauhan. Kaya siya ang may karapatang tumubo sa atin mula sa ating pagkaalipin sa kasalanan, mula sa pagkakuha sa atin ni Satanas at dahil sa kanyang kaharian. Kaya si Jeremias ang kumatawan bilang siya ang bumili noong lupa. Siya ang kumatawan sa ating Panginoon Jesucristo. At siya ang kamag-anak. Kaya ang Panginoon Jesucristo, siya ay ating kamag-anak, tinatawag sa Hebrew na Goel, the Kinsman Redeemer. Yan po yung itinuturo dyan. May sinabi rin na sa talatang 18, kung di ako nakamalin na, ang kasalanan ng ating mga magulang, ang mga anak ay nagdusa. Of course, may mga talagang consequence ano kung sa pamilya, ang magulang ay makagawa ng mga bagay, kung ano pa man ang mga desisyon, ang mga anak ang naapektuhan. Kung meron silang ginawa na desisyon na nag-uwi sa kabutihan, ang napagpapala ay ang buong pamilya. Amen, pati mga anak. Pero kung ang magulang ay gumawa ng mga bagay na tiyak na makapagpapahamak, hindi lang silang napapahamak, kundi ang kanilang mga anak. Pero sa usapin talaga ng reliyon, alam natin, sinasabi sa Roma 5, na sa pagkakasala ng ating magulang na si Adan at Eva, siyang ating magulang, siyang ating nununo, tayo ay nagsuffer doon. Tayo ay naibigay kay Satanas. Kaya kinakailangan ng Panginoong Jesucristo. Iyon marahil ang isang pinapaliwatig doon sa sinabi yun ng Panginoong Diyos na ipinakita niya doon sa kasaysayan. So kasi ito ay redemptive history. Now, dito sa Book of Jeremiah, nakikita mo ang scope from chapter 1 to chapter 52. Diyan ito ay nahati sa tatlo. At ipinakita rito ang mga nangyari sa kasalanan. Diyan, yung sa unang bahagi ang kasalanan ng Huda at ang hatol sa kanya. At may mga propesya din laban sa mga bansa. Yan yung sobrang ending. At ang tema ng Book of Jeremiah is Judgment is coming. Kaya hinihingi sa mga tao na magsisi. Ipinapakilala sa Book of Jeremiah ang Panginoon Jesucristo. So, siya ang the fountain of living waters. At siya rin ang the righteous branch, the coming shepherd, the Lord, our righteousness. At kanina, ito yung napag-aralan natin, na yan din ay pangalan ng Diyos. The new covenant, yan din ang embodiment ng ating Panginoong Jesucristo. And of course, He is our Redeemer. Ang ating tema sa paksahin natin ay pakikipagdepan ng Diyos. At ang pamagat ay lubos na kabutihan sa kanyang bayan. At bilang pagbibigay ng atensyon ay kaupo pa lang sa posisyon ng pagkapangulo ni BBM ay binisita na agad siya ng mga ambasador at dignitaryo ng iba't ibang mga bansa. Sila'y natitiwala sa mabuting kalooban at matalinong kapasyahan ng Pangulo. Natitiwala sila na ang Pangulo ay kikilos sa ikabubuti ng kanyang
kanyang mga nasasakupan para sa hinaharap na panahon at nais nila ang sumuporta sa ganitong maringal na adhikain. Ito'y sapagkat alam nila na makabubuti rin sa kanilang bansa ang makipag-transaksyon sa ganitong klase ng makapangyarihang pinuno ng isang bansa. Sa isang banda, yan ay sumasalamin sa ating Diyos. Sa usaping espiritual, ang ating makapangyarihang Diyos ay isang makatarungan at mabuting pinuno. Kung paano mayroong ganun sa mundo, at isang halimbawa natin ay ang pagkilala kay BBM bilang siya ay ganun, eh ito ay sasalamin sa kung sino ang ating Diyos. Of course, higit sa lahat, ang ating Panginoong Diyos ay makatarungan at mabuting pinuno. Kaya narapat na magtiwala lamang sa Kanya hanggang sa hinaharap ng panahon. Sinabi ng Diyos kay Jeremias na bumili ng isang bukid sa labas ng Jerusalem. Isang taon ng tinubog ang lungsod at binili ni Jeremias ang lupain na inokupahan ng mga sundalo. At yan ay sigurado hindi magandang pamuhunan. Ay karagdagan pa, si Jeremias ay isang bilanggo sa palasyo. Ngunit, ipinakikita ni Jeremias ang kanyang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos na ibabalik ang kanyang bayan at muling itatayo ang Jerusalem. Ang pangako ito ng Diyos na tunay na tupad bilang tinatawag natin isang bagong ipan. The New Covenant. Sa loob ng 400 taon na ang mga Israelita ay napa sa ilalim ng isang sistemang paikipagtipan sa paraan ng mga gawaing paghandog ng mga pinapatay na hayop ayon sa pamantayan na binigay kay Moises. Sa isang biglaang pangyayari, isang propetang pinanganlang Jeremias ang nag-anunsyo ng isang bagong tipan na makapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan at mag-aalis ng kanilang guilt na minsan at magpakailanman hindi kagaya ng unang tipan na taon-taon maghahandog para i-cover ang kanilang mga kasalanan upang hindi sila poksain ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang katumparan, sabi rito sa Jeremias 31-34, ito yung pangako ng Diyos sa kanyang bagong tipan. Ang sabi niya, hindi na nila kailangan turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y may kilala nilang lahat mula sa pinakaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasama. Ito'y natupad sa mga nasakop ng bagong tipan. Hindi po ito tumutukoy sa Israel na etniko o yung bansa na ngayon ay tinatawag ng Israel. Subalit, sabi nga natin, yung mga paghahandog na iyon para i-cover ang kanilang mga kasalanan at hindi sila puksain, yan po ay kinatuparan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng mga offerings na yan, mga paghahandog, maging yan man ay handog na susunugin, office offering or meal offering, lahat po yan ay sumasalamin sa gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po'y anino at ang ating Panginoong Hesukristo ang substance nito. Ngayon, sa isang personal application, ginagamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin sa pamagitan ng kanyang mga tao. At meron po yung agarang aplikasyon para sa iyo. Hindi ka binibigyan ng Diyos ng kakayahan upang ikaw ay maging lahat ng gusto mong maging. Ngunit, binibigyan kanya ng kakayahan upang maging lahat ng gusto niya. Ito po ay marahil ay mabigat sa kalooban sa mga iba. Subalit, ito po ay maging kagalakanawa ng isang tunay na mananampalataya. Gaya din naman ang kailangan matutunan ng mga tao ng Israel na ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng radikal na pagsaayos ng kanilang mga layunin
at hangarin sa kanila o sa kanya. Ay, ang Panginoon na nangako sa verse 39, sabi niya, bibigyan ko sila ng pagkaisa sa puso or kaisahan ng puso. Oneness of heart at hangarin sa buhay upang sambahin nila ako magpakailanman para sa kanilang kabutihan at sa kabutihan ng mga angkanila. Kailanman, yan ay hindi nangyari sa Israel sa kabuuan, pero yan ay nangyari sa kabuuan sa Iglesia, sa mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, ano ang significance ito sa panahon kasalukuyan? E tanungin natin ang ating mga sarili. May kaisahan na ba tayo ng puso sa ngayon? Ay kung wala pa, yan yung ating aim. Yan yung ating patutunguhan. Yan ang ating objective. Dapat nating paunlarin ang kaisahan ng puso at pagkilos na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Kaya nga, dahil dyan, ang pagdududa ay senyales ng hindi pagtitiwala. Ang hindi pagtitiwala ay senyales ng kawalan ng pagmamahal. Kaya, alisin mo sa puso mo ang anumang hint ng pagdududa na ikatitingman ito. Kaya ang mensahe natin, mga kapatid, ay ang tao ng Diyos ay tumikilos ayon sa kalooban ng Diyos at nagtitiwala sa mabuting kahinatnan na ibinabatay sa kanyang hindi masusukat na kabutihan. Ang kabutihan ng Diyos kailanman ay hindi kaya sukatin ng kahit anumang pagsukat na naimbento or ma-invento ng mga. Ngayon, ang hindi sapat para sa propeta na ipangaral lamang ang mga pangako ng Diyos. Kinakailangan din isagawa ang mga ito at patunayan sa kanyang mga nakikinig na sa mismo si Jeremias ay niniwala sa mga pangako ito. Sapagkat napakahalaga na makita ng mga tao sa ating buhay ang ating pinanampalatayanan. Kaya nga yun yung diwa na sinabi ni Santiago sa 2:26, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Anong ibig sabihin dito sa salitang ito? Well, sinasabi sa Santiago 2, sa talatang 18, na kinakailangan ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Paano masasabi sa iyong kapwa na ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi nakikita sa mga pagkilos mo? Well, mga kapatid, ang hindi ko lang sabihin, ang talatang ito ay hindi tumutukoy sa kaligtasan. No? Ang kaligtasan, pananampalataya lamang. Pero sa buhay ng isang mananampalataya na, ay kinakailangan magbunga ang pananampalataya sa kanyang buhay. Ang mga gawa ay ebidensya ng kanyang pananampalataya sa paningin ng mga tao kanyang nakakasalamuha. Sa mga kapatid, inutusan ng Diyos si Jeremias na magbigay ng isang pang-action sermon at bumili ng isang piraso ng ari-arian sa panahon na ang kapalaran ng Buda ay hindi maaaring mas mababa pa. Sa paggawa nito, nakuha ni Jeremias ang atensyon ng mga tao at nagawa ng pagtibayin ang mga dakilang pangako ng Diyos sa kanila. Kaya ganyan din sa atin bilang mga mananampalataya para makuha mo ang atensyon ng kapwa mo sa ministeryo na ipinagkaloob sa iyo, aba ay makita yan, maging action sermon sa buhay mo. So, kinakailangan pa ni Jeremias na ilagay ang kanyang pera kung nasaan ang kanyang bibig at pinagpala siya ng Diyos para dito. Ano ba yung sinabi ko na ilagay yung kanyang pera kung nasaan ang kanyang bibig? Well, it is a common idiom sa mga sa Amerika. Kapag sinabing put your money where your mouth is,
It means ipakita sa iyong mga aksyon at hindi lamang sa iyong mga salita na sinusuportahan o pinaniniwalaan mo ang isang bagay. Ganyan po kahalaga ang aksyon. Ipinapakilala natin sa iba ang Diyos para sampalatayanan nila. Ngunit anong klaseng Diyos natin siya ipinapakilala? Ipakilala natin siya bilang ang mabuting Diyos. At patutunayan natin sa pamamagitan ng pagpakita natin na nagtitiwala tayo sa Kanyang kabutihan. Ngayon, ano-ano ang palagi ang buhay ng isang nag-aangking tao ng Diyos? Again, pag sinabing tao ka ng Diyos, eh, pinaniniwalaan mo na ang Diyos ay mabuti sa iyong buhay. Pinakikilala natin siya bilang mabuting Diyos at patutunayan natin sa pamagitan ng pagpakita natin na nagtitiwala tayo sa Kanyang kabutihan. So una, kumikilos sa pagsunod batay sa kabutihan ng Diyos. Ang 10 taon ng pamumuno ni Sedekias ay noong 587 BC, isang taon bago bumagsak ang Jerusalem sa mga Babylonia ay natala na po sa kasaysayan. Nang si Jeremias ay ikinulong sa korte ng bilangguan at naitala din niya sa talatang 21. Kaya inuutos ni Haring Sedekias na dalhin si Jeremias sa impiyo ng mga bantay at dalhan siya roon ang isang pirasong tinapay araw-araw hanggang sa maubos ang lahat ng tinapay sa Luzon. Kaya sa impiyo ng mga bantay na natili si Jeremias. So hindi niya gustuhan ni Haring Sedekias ang mga mensahe ni Jeremias tungkol sa kanyang sarili at sa Luzon. Makabasa mo yan mula sa talatang 3 hanggang 5. Ngunit, masasabi natin na ang pagpapakulong niya sa propeta ay paraan ng Diyos sa pagprotekta kay Jeremias mula sa kanyang mga kaaway at pagbigay ng pagkain para sa kanya sa panahon ng matinding pagkukog. Tandaan natin, maaaring hulong ng mga tao ang mga manggagawa ng Diyos. Ngunit, ang salita ng Diyos ay hindi nakatali. Ang salita ng Diyos ay dumating kay Jeremias na nagsasabi sa kanya na gumawa ng isang hindi makatwirang bagay. Bumili ng isang piraso ng lupa na isang pinagdadausan ng digmaan. Ito ay isang pagpapasyang kahit sa anggulo silipin ay talo talaga. Sabi nga sa wikang Ingles, against all odds. Wala kang kapanapanalo dyan pag ginawa mo yan. Subalit, ito ay nagbibigay sa atin ng pag-aanalisa. Magagawa mo bang pagdesisyon sa batayang against all odds? Magagawa mo ito kung kumikilala ka sa magagawa ng Diyos. Ang nais ko na iparating mga kapatid ay ito. Ang pananampalataya ay pagsunod sa Diyos sa kabila ng nakikita natin, nararamdaman natin, at maaaring mangyari, ang ibig ko sabihin, maaaring salungat ito doon sa gagawin mo. Gayunpaman, yun ang kahulugan ng pananampalataya. Mahusay na sinabi na ang pananampalataya ay hindi paniniwala sa kabila ng katibayan, ngunit pagsunod sa kabila ng kahinatnan. Ito po yung diwang ipinapahiwatig sa atin sa Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Walang katiyakan, ikaw nga. At ang mga aksyon ni Jeremias ay naglarawan ng kasabihan na iyon. Nang lumabas ang balita na si Jeremias ay mamumuhunan sa walang kwentang real estate, eh maraming tao ang natawang. Ang iba ay napapailing-iling na lang dahil sa hindi makapaniwala at ang ilang marahil ay malamang na nag-iisip na siya ay isang baliw. Ganito rin siguro sa paningin ng ibang mga tao ang tunay na mananampalataya. Sapagkat ito ay panlabas na ebidensya ng pagkakaroon ng malalim na debosyon sa Diyos na hindi mag-aalala sa sasabihin ng iba.
Eh, ganito kasi ang prinsipyo talaga ng mga tunay na mananampalataya. Gaya ng pagpahayag ni Apostol Pablo sa Galatia 1:10, sabi niya, hindi ko sinasabi ito dahil sa nais kong mabuhay ng tao. Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. So ang pagiging alagad ng Panginoon sa Kristo ay mangangahulugan ng pagbabago ng iyong prinsipyo. Hindi ka na naghahangad ng kaluguran ng ibang tao, kundi may sasalungat sa kalooban ng Panginoon Diyos. Sapagkat mas nais mong bigyan ng kaluguran o mas nais mong matuwa sa iyo ang Panginoong Diyos, kahit kuman ay ikagalit ng tao sa iyo. Kaya ang hamon, mga kapatid, hayaan mo ang Diyos na gumawa sa iyong buhay sa pamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Although alam ko naman na hindi madali ang pagtitiwala. Hindi naging madali para kay Jeremias ang pampublikong bumili ng lupa na nakuha na ng kaaway. Ngunit nagtiwala siya sa Diyos. Hindi naging madali para kay David na maniwala na siya ay magiging hari kahit pagkatapos na siya ay pinahiran ni Samuel. Ngunit nagtiwala siya sa Diyos. Hindi naging madali para kay Moises na maniwala na siya at ang kanyang mga tao ay nakakatakas sa Ehipto kahit na matapos siyang kausapin ng Diyos mula sa nagnilingas na parumpong. Ngunit nagtiwala siya sa Diyos. Hindi madali para sa atin na maniwala na matutupad ng Diyos ang kanyang imposible na mga pangako. Ngunit, dapat tayo magtiwala sa kanya. Sapagkat, ito po ang katotohanan na mababanaan natin sa Marcos 10:27. Tinignan sila ni Jesus sa sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Isa pa, sa 9:23, sinagot si Jesus, bakit mo sinabing kung may magagawa ko? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Hindi lang ito nagpapahiwatig ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo, subalit personally, ito ay nagbibigay sa atin ng iba yung kapanatagan na magagawa ng Diyos para sa atin ang lahat ng bagay. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay kumikilos, ang kanyang kapangyarihan ay kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya. Eh ang sabi pa nga sa talatang ito, hindi masusukat. Hindi masusukat ang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang dakilang kapangyarihan. So, makita mo na, panghawakan mo ito. Ako, pag pinanghawakan mo itong mga talatang ito, sapagkat ito ang katotohanan, ikaw mismo, maranasan mo ang kamanghamang ng pagkilos na gagawin sa iyo ng Diyos sa iyo buhay. Pangalawa, nananalangin ng pagtitiwala batay sa kakayahan ng Diyos. Gaya ng kadalasang nangyayari kay Jeremias, isang pagsubok na karanasan ng pagdududa ang sumunod sa matagumpay na karanasan ng pananampalataya. Palibhasa'y sinunod ang utos ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, inisip ngayon ni Jeremias kung paanong ibibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang ari-arian. Ginawa niyang tama sa pamagitan ng pananalangin tungkol dito. Kaya nga,
ang pinakamahusay na paraan upang mahawakan ang pag-aalinlangan ay ang makipag-usap sa Diyos. Maging tapat sa iyong naramdaman. At pagkatapos, ay hintayin siya na ibigay sa iyo ang kanyang mensahe mula sa kanyang salita. Well, ang point is, ang tunay ng panalangin, kung mananalangin ka, dapat ganito. Ganito dapat ang panalangin mo. Yung anong klaseng merong panalangin ka, ito ay nakaangkla sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Hindi nakaangkla sa pagdududal. Hindi nakaangkla sa pagbabakasakaling mo. Ang tunay ng panalangin ay nagsisimula sa pagsamba at nakatuon sa kadakilaan ng Diyos. Yan ang mahihiwatig mo sa nilalaman ng panalangin ni Jeremias. At yan niya yung mababasa natin sa talatang 17 hanggang 19. Sabi nga niya, O Panginoong Diyos, nilikha niyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Wala ka namang bagay na hindi niyo po magagawa. You see? Sa 18, sabi niya, ipinapakita niyo ang pag-ibig niyo sa libo-libo, pero pinarusahan niyo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang nila. O kay dakila po ninyo, O Diyos, ang pangalan niyo ay Panginoon ng kapangyarihan. 19, napaganda po ng mga plano ninyo at tahang-nahang ang mga gawa ninyo. Nakikita niyo ang lahat ng ginagawa ng mga tao at ginagantihan niyo sila ayon sa mga pag-uugali at gawa niyo. Sa mga nakapaloob dyan, ano man ang ating mga problema, ang Diyos ay mas dakila. At kapag mas nakikita natin ang kanyang kadakilaan, hindi kaano nagbabanta ang ating mga problema. Kasama rin sa tunay na panalangin, ang pag-iensayo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin noong nakaraan at pag-aalaala kung paano niya tinupad ang kanyang mga pangako at tinugunan ang pangailangan ng kanyang mga tao. Naway ganito rin ang maging panalangin mo sa ganong pag-ampon sa prinsipyo nito. I'll remember the works of the Lord. Surely, I'll remember your wonders of old. Kaya nga, ang hamon sa atin, isaisip mo palagi na ang pansin ng makapangyarihan at marunong na Diyos ay palaging nakatutok sa iyo. Yan ay totoo. Pinatunayan yan sa kanyang salita. Psalms 34:15. At ito ay pinaalingaw-ngaw o nireiterate ni Apostol Pedro. Ang sabi niya, For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. At ito rin ang isang katotohanan, but the grace of the Lord is against those who do evil. Ang Diyos nagpaparusa. Pero tandaan mo, kung makaranas ka ng pagbabago ng Panginoon, maranasan mo naman ang kanyang magandang tugon. Ganyan lamang. Matapos bilhin ni Jeremias ang bukid, nagsimula siyang mag-isip kung ang gayong hakbang ay matalino. Humingi siya ng kaluwagan sa panalangin mula sa kanyang mga pagdududa. Sa pangyaring ito, pinatibay ni Jeremias na ang Diyos ang may lalang ng langit at lupa. Sa talatang 17, yun ang pinapahiwati ng kanyang panalangin. Na ang Diyos ang matalino ko na nakababatid sa lahat ng paraan ng mga tao. At yun naman ang piniwati doon sa talatang 19. At ang ating manlubos, ang Diyos, ay may dakilang kapangyarihan sa pag-aalaala sa kanyang pagsasalba
sa mga Israelita doon sa pagkaalipin, sa mahabang panahon pagkaalipin sa Egypt. Kaya, maasahan mo ang pangako ng Diyos, ang kayipagtipa ng Diyos. Huwag kang madala sa mga tao. Ang tao kasi, hindi mo panghawakan ang kalang pangako. Kung makipag-agreement mo sa'yo, makipagtipan sa'yo, at anumang panunong paang gawin niya, ay hindi ito maging dahilan para mapanghawakan ang pangako niyo. Sa halimbawa natin, di ba? Kamakailan lamang ay pumutok ang balita ng paghihiwala ng mag-asawa Moira de la Torre. Baka naman wala kayong pakialam sa kanila kung sino sila. Pero, ito si Moira at si Jason, sila ay nakatiyak na sila ay magsasama habang buhay. At dinangako sila sa kanilang araw ng kasal. Isa pang katiyakan na sapagkat sila ay naging best of friends. Bago sila naging mag-asawa. Sa mga iba, yung pagiging best of friends, ito yung mapangahawakan mo na talagang pagkayo mag-asawa na, ito parang i-extend mo lang. Diba? Pero after 3 years, sila ay naghiwalay. Nagpapatunay lang na walang may kukumpara sa ating Diyos. Sapagkat, siya may kapangyarihan na gawin ang anumang kanyang ipinangako. Samantalang ang tao, sila'y under such circumstances. Diba? Na dahil doon sa mga circumstances na yan, ay maaaring magkaroon sila ng breach of contract. Hindi nila magampanan. Kahit na gusto nila magampanan ang kanilang pangako, ay may mga pangyari hindi nila control. Merong pangyari na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Subalit ang Panginoong Diyos, control niya ang lahat, makapangyarihan sa lahat. Kaya naman kanya sinabi, ito ay magandang. Tandaan natin, ang isang driving factor ng Panginoong Diyos ito, mahal tayo ng Diyos at nakikita ang ating sitwasyon. Sa tuwing nagdududa tayo sa karunungan ng Diyos o nag-iisip kong practical na solution, maaari natin may pasuhin ang alam na natin tungkol sa kanya. Ang gayong mga kaisipan at panalangin ay magpapatahimik sa ating mga pagdududa at magpapatahimik sa ating mga takot. Kaya bilang konklusyon, ang mabuting theology ay palaging nauuna sa atin tungo sa pagkakaroon ng isang panatag na puso kung ilalagak natin ang ating pagkakatiwala sa kanyang salita. Gaya ng kalita, pinag-aralan natin sa Sunday School ang theology, sa doctrine about God, kung sino ang ating Diyos. Kaya, kung ating tatanggapin yung mga katotohanan na yun, ay talagang magiging panatag ang ating puso. Yan ay dahil sa pananampalataya ng taglay natin. Ang pananampalataya ay dumarating sa pagitan ng pagkinig ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli Panginoon ay tinatibay niyo po sa amin ang inyong mga pangako, ang inyong tayo pagtibay. Nawa Panginoon, ay pangawakan namin na kami nasa ilalim ng inyong tipan, ng isang bagong tipan na walang maikukumpara sa tipan niyan sapagkat ito ay isang unilateral na tipan na kahit kami Panginoon magkabisala, kahit na kami manghina, malalamig, at pasamandaling tumalikod, subalit alam namin na kayo ay tapat na Diyos. At muli ay kami makakaranas ng kaluguran mula sa inyo. Paparanas mo sa amin ang inyong pagmahal. At tutubunan patuloy ang aming mga kalahin. At ito'y aming pangahawakan sa tanging karapatan lamang ng aming Panginoon, Jesu Kristo.